So yun, tagal-tagal nating walang How to Be You po. Meron tayong Ambush How to Be You po. Siyempre kasama ko si Daryl Bora Ruiz Casta. So yun ha, simulan na natin to, hindi na natin to papabayan. Biglaan to boss ha? Biglaan talaga to, biglaan talaga to dahil sinamantala ko lang. Tsaka matagal na kasing walang upload sa YouTube. Mm-hmm. So syempre, ang pagbabalik ko, matindi. Hindi ba sa basta, skasta to. Yes sir. Na, di ba? So yun, Doc. Ito ang mga like ko tinatanong eh. Paano ba naging ano, skasta si Daryl Bora Ruiz? Saan ba talaga siya nagsimula? Ano ba talaga yung beginning ng isang Skastakli? Yung Skastakli kasi ano yun eh, parang pangalan ko dati yun nung nagmamagic pa ako, nag-street magic pa ako. Bigay siya ng kuya ko, shoutout kay Kuya Kicks. Siya yung nagbigay ng pangalan ko na hanggang ngayon hindi ko alam kung ano talaga yung meaning ng Skastakli. Kung saan talaga nang galing yun. Tapos, nagsimula siya 2010, ginawa ko siyang rap name. Hanggang ngayon, hindi pa naman ako nagpalit ng pangalan. Pinanindigan ko na. So, nagsimula ka pala as Magikero? Magikero. Halo-halo eh. Dancer, magikero. All around. Banda. Ngayon ko lang narinig yun. Ngayon ko lang narinig yun. Kaya doon pala nagsimula si Daryl as magikero. Yung name niya si Casta. Binigay lang pala din sa kanya as magikero. So, so yun. So, advance tayo, forward tayo. Sa ano mo, ano yung masasabi mong naging life-changing mo or game-changing or basta yung biglang nag-iba yung takbo ng buhay mo from yung ano ka lang before and ano ka na now? Siguro nung napunta na ako ng XB. Tapos 2018 yun eh. Nung lalo nag-mainstream na kami. Siyempre di naman namin in-expect na ganun yung magiging tak. Alam mo yun, gusto yun, di ba? Nung pumunta pa kami sa shop mo noon. Hindi pa kami ganun ka. Hindi pa ganun. Tapos second time around, putang na, zombie na. Grabe. As in, walang ya. Siguro yun, ayun yung masasabi kong nagbago talaga yung takbo ng buhay ko. Siyempre, from parang scratch lang. Yun, pa. Hindi naman namin talaga alam kung saan papunta yung ano namin eh. Yung career namin noong mga panahon na yun. Kumbaga, ina-enjoy lang namin kung ano yung ginagawa namin noong mga panahon na yun. Tapos ayun, syempre mas nung naging mainstream kami, mas nakilala, mas syempre nag-iba rin yung naging lifestyle namin. Ang dami rin mga nakilala na hindi namin, marami rin nangyari sa buhay namin na hindi namin in-expect na. Oh, madami. So, mangyayari sa amin. Diba? Saksi rin ako doon. Yeah. Pero yung ano, sinabi mo na bago ka mag-XP, pero yung bago ka nag-XP, Skastakli ka na rin nun. Skastakli. Taka na, pinapatugtog ko ba yung basta may alak, ay basta may alak, may balak, mga pagtanang mga manyaki siya, mga kinakantanahan, mga banaginuman, di ba? Pero wala talaga akong alam doon, pinag-chorus lang nila ako doon. So yun. So yun nga, yun na yung life-changing mo. So ito naman yung part na, ano yung masasabi mo na pinaka naging down na part mo sa buhay? Simula pagkabata, kung meron kang nung early age mo before XB or nasa XB ka na or as Daryl Bora Ruiz ka na, ano yung masaya mo talagang pinaka-down moment mo? Pinaka-down moment? Yung parang gusto mo lang sumuko or talagang iba yung dating sa'yo? Siguro sa, para sa akin, wala pa naman nangyayaring ganun sa akin. Kasi ito talaga yung gusto ko eh. Wala, hindi pa naman ako dumating sa point na talagang gusto kong sumuko. Wala. Kasi sa pagsuko. Pero yung masabi mo na pinaka-naging malungkot na part ng buhay mo? Siguro yung nag-iwahiwalay na kami ng parents ko. Kasi ngayon, iba, iwahiwalay na kami ngayon eh. Yung mama ko nasa Bicol na, yung papa ko nasa Cavite. Ako, syempre, ano, nakahiwalay din. Like parang, kailangan kasi namin gawin to eh. Diba? Mahirap. Hindi naman ganun ka down, pero parang syempre, as nag-iisang anak, alam ko noon. Mag-isang alam pala. Pero yun lang naman, wala namang ibang drama na. Parang wala masyadong drama, nakita niyo. Kung akala niyo yung ibang tao maraming drama, si Daryl mismo nang galing sa kanya, walang drama. So yun, akala niyo lang yun. So, eto pre, ano yung masasabi mo, mabibigay mong ano,
word of wisdom or yung mga parang makaka-inspire o makamotivate sa mga katulad na inyong mga artist na mga nagsimula or kahit hindi artist, as an individual person, kunyari kahit isang normal na tao, ano yung masasabi mong word of wisdom na mapapay mo sa kanila? Siguro ano, maniwala lang kayo sa sarili nyo. Tsaka pag-dedicated kayo sa ginagawa nyo. Like parang halimbawa sa pagiging artist, sa paggawa ng music, di ba? Kung dedicated ka talaga dyan, ituloy mo yan. Pero kung gagawin mo yan parang si Papi Brando nagpe-play ng video, no? Oo, ako naging interview. Hindi, halimbawa. Ayos lang. Hindi, halimbawa lang. Halimbawa, yun. Pagiging artist, gumagawa ng music. Kung dedicated ka dyan, push mo yan, maniwala ka sarili mo. Tsaka huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. Like kung meron kang sariling style. Yun talaga ikaw? Parang ikaw, walang ibang Skasta ko eh. Wala. Yun lang yun, si Skasta, yun lang yun. Kahit sobrang dami ng mga bashers, mga hatred, mga hate posts. Pero kung kilala nila kayo, lahat kayo, kasi hindi naman lingit sa kanila, kilala ko kayo lahat. Kasi alam mo naman sila, marami. Kaya yung mga nakakilala sa akin, sa amin talaga, parang natatawa na lang. Dead man na lang talaga. Dead man na lang. Yan. Wala, hindi ito na si Skasta ko yung kulit na naman ito. So, from 10 years from now, sa tingin mo ano na si Daryl Bora Ruiz, aka Skasta Klee, 10 years from now? Or anong gusto mong maging 10 years from now? Hindi ko maisip eh. Kailangan eh, maisip siguro ka. Mayaman na ako nun. Mayaman na tayo nun, boss. Yun ang pinakamaganda. Bukod doon, as individual person, anong 10 years from now, ano, nakanta ka pa rin ba? Sa team mo, nag-perform ka pa rin? Hindi ko masabi, hindi ako sure. Pero siguro, stable na ako nun. 10 years from now. Dami niyo na rin naman na itayo eh. Hindi naman as yung pagiging ex-min nyo tsaka individual person sa group. Established na kayo one by one. Hindi lang naman nasa group eh. Yeah. Bawat isa sa inyo, meron ng, eto, si Mark, si Daryl, si Archie, si Brando. Siguro sama-sama pa rin kami nun. Nagkikita-kita pa rin kami ng XB yun. Ganun kami hanggang ngayon eh. Oo naman. No, kahit may kanya-kanya na kaming bahay ngayon, may kanya-kanya na kami. Love life, pass muna tayo dun. Ayun. Yung interview ko to be po, usually walang intriguing question dyan. Gusto ko lang malaman nung mga nanonood kung sino ba si Daryl or yung tao in-interview ko. So ngayon, Daryl, medyo wala kang, ano ba yung asahan namin na Daryl sa mga susunod na buwan? Ngayon kasi si Ricey, nasa PDL na siya ngayon, gumagawa kami ng album. Siguro mga... Yung batang yun. Siguro mga July, August, ganyan ilalabas namin yung album namin. Si 16, puro collab kayo nun. Collab, oo. Yung may iba rin mga featuring yan, sila Mark, sila Papi, mga XB, marami mga na namang, ibang artist. Marami na namang mapapaibig yan. Sigurado yan. Kasi hindi naman lingid sa kalaman nila, yung Daryl Skasta, tsaka yung XB. Talagang nag-mark na rin talaga sa... Sobra. Kahit yung masisabi nila na bado yung mga kata, pero usually yan, piniplay din nila yan sa mga sasakyan nila. Yung mga kata, lahat na pag medyo minsan, tungkol sa mga puso-puso, kalokohan din nila piniplay. Plastic lang yung mga din nagpa-play ng Sembiana dyan, mga ganyan, di ba? Puta. Hindi naman mag- kalokohan talaga yun. Hindi naman mag- 103 million yun. Kunyari sabihin ba doon, pero kalokohan na pag nasa sasakyan sila or sa bahay. Yeah. Kalokohan di mapakinggan yun. Buta, ikaw pa rin ang baby ko. Di ba? Buta. So ano lang gusto mo sabihin sa mga fans, sa mga tao, or sa social media? Kasi usually naman sa social media talaga yun. Lahat ng reactions. Social media, wag masyado kayong nagpe-Facebook. Wag sila masyadong nag-social media kasi hindi lahat ng nandyan. 90% ng nandyan, hindi totoo. Tama. Diba? Mas enjoy nyo yung mga pwede nyong gawin sa buhay pag nasa bahay kayo, di ba? Parang ikaw, hindi kayo masyado active sa social media. Nag-detox ako pag sa social media talaga. Ginagawa ko pag sa bahay ako. Lalaro ako ng video games. Nasa studio, gumagawa ng kanta, kung anong pwede kong gawing kanta. Wala naman masyadong active sa social media. Oo, kasi nakaka-ano rin yan eh. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit maraming bata na nade-depress ngayon, di ba? Parang uso yung mga suicidal and shit, di ba? Mga ganun. Dapat hindi sila masyadong nag-social media. Ngayon kasi mga bata, mga 12 years old, 11 years old, yun, nag-ano na eh, di ba? So, nag-Facebook, di ba? Eh, basta kung ano-ano, wag masyadong sa social media, tutok. Kung hangga't maaari, tutok kayo sa family nyo,
or kung sa real life, yung no, sa real world. Sa totoong, sa realidad, kumbaga. Oo, tama. Ito lang, isa lang tanong ko. Paano mo na take lahat yon kasi sa grupo lang ng XB, titikaw na sa sarili mo. Sobrang daming nangyaring bash, sobrang daming. Kasi ako noon nangyari sa akin yun. Hindi sa kain pepe, hindi ako sumagot eh. Pero doon yung point na putang na parang sabi ko, tangina, gusto ko nang pagpapatayin lahat sila eh. Parang nade-depress na rin ako. So, hindi na nga ako, hindi ako sumagot, wala akong sinagot kasi nga nayaan ko lang. So, mas lalo na ikaw. Oh, grabe. Continuous, puta. Pagka the post mo, may kahit yung mga hindi ka nila kilala, comment lang ng comment na kung ano-ano. Paano mo natutake? Paano, actually, paano ginawa mo dun? Ang gandang tanong niyan, boss. Ano, siguro lakas lang din ng fighting spirit ko. Parang, yo, huwag kang ano dyan. Kumbaga, ayan yung, ano ba yun, Pops? Yung kapalit ng pagiging ikaw. Kumbaga, parang... Yung exchange naman. Pagiging sikat or pagiging, ano? Pagiging ikaw. Patas lagi yan. Hindi, ano eh, parang unfair kasi lagi eh. Equal ang, ano, palitan. Kumbaga, parang para sa akin, tinanggap ko na na wala eh, ayan ka eh. Diba? Kapag may nasilip sa'yo, tanggapin mo. Ang hirap. Diba? Pero ako, nahirapan ako. Kung ang ginagawa ko naman, kung hanggat meron akong kayang isagot na tamang pwedeng isagot, sinasabi ko. Pero isang beses lang, hindi na ako nakikipag-away pa. Nakikipag-argue. Kasi kung argue mo lahat yun, iba-iba. Tulad nga yung kay Mark, may nangyari, piti anak niya, dinadami. Oo, oh, diba? Parang, para sa akin kasi parang lilipas din naman yan eh. Mga isang linggo, dalawang linggo, diba? Parang, hindi ko na lang iniisip. Tapos, ang ginagawa ko, dinidelete ko yung mga social media applications ko. Dinidelete ko. Para lang wala akong makita. Kasi iniisip ko na lang na lilipas at lilipas din yan. Yung usapin na yan, hindi naman tatagal yan. Pero for sure, ito ang ano sa akin na ang hindi lilipas yan, yung talent eh. Ah, yun. Yun ang talaga. Hindi. So may talent ka. Kasi ako pag nag-post naman ako ng kanta, nabubura lahat ng mga sa akin eh. Diba? Kumbaga, yun talaga, talent. Yun na lang yung talaga bali lang ko yung, eh. Talagang, iba eh, pag sinabi mo Daryl Luis, lagi na kahit anong bash yan, pag naglabas siya ng kanta, pucha, pure talent yun. Yun na lang, oo. Iba yun eh. Yun talaga, isa yun isang bagay na nga talaga ako kasi talagang, hindi naman lahat nabibiyahan ng talent. Lahat pwede mang bash. Yeah. Pero hindi lahat kayang gawin yung ginagawa mo. As Daryl Luis's custom. Sabi nga ni Smaglas, parang ayun din yung naano ko sarili ko eh. Parang madali akong siraan, pero mahirap akong sirain. Oo, tama. Tsaka yung usually naman yung mga naninira, hindi naman talaga kilala eh. Oo, oh, yeah. Tapos, exactly. Pero yung mga naninira na yan, nakikinig din ang kanta mo. Ginagamit din nila yun. Tatawa. Yun na lang din yung ano ko eh, yung pang-uplift ko eh. Bakit ginagamit pa nila yung panliligaw sa mga chicks nila eh, diba, mga diba? BB, mga, di ba? Totoo yun, ganyan yun eh. Daming ganun talaga. So, kaya sa social media, sabi nga ni Daryl Luis, ni Iscasta, peke to eh, social media, ano to, parang kung dapat entertainment lang to actually eh. Pag boring ka, mag-social media ka. Pero wag mong dadalin lahat sa social media yung buhay mo. Wag mong damdamin lahat, wag mong inuhugot lahat doon kasi... Oo, tama. Hindi... Dito yung tunay na mundo. So, tunay na mundo yung ginagawa namin ngayon, which is yung Local.ph! Yes, sir! Man, kasama sila. Yun, ganun yung mga movement. Na, di ba? So, yun. Yes, so, ito nga pala, si Daryl Boraluis, a.k.a. Skaslakni, narinig nyo mula sa Out to View po. So, yun lang. Parang namin. Peace out, man. Thank you, boss. Thank you.